Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito na naman tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito na naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo, guys. Let's go! At pakinggan natin ang mensahe. Kabadong. Hindi po ako eksperto. Wala po akong alam dyan. Ang sinasabi ko lang, sana, kung si Bantag talaga yung tinutukoy, siya lang kasi naririnig natin pangalan. Sana, hindi po siya yung paghiganti lang, no, ng mga tinamaan niya rito sa Bilibid. Kasi, sabi niya nga, dito sa ating pamagat, di ba? Ano sabi ni General Bantag? Tatatarin nila ako ng Pino sa kulungan, no? Sino yung sila? Sila yung mga kalaban niya, kasama yung mga drug lord, etc. Hindi siya papahuli ng buhay. Ito mga sinabi ni General Bantag, ha? Magkakamatayan na lang kami ng gobyernong ito, pero hindi siya papahuli ng buhay. Ganun din eh. Hindi naman siya katulad ng mga makapangyarihan senador na pag nahuli ay poprotektahan. Sa dami po, hindi ko po alam kung ano po relihiyon niya. Sa dami po, ang alam ko is either ipugaw siya or igurot. Nang nasagasaan ni General Bantag na drug lords. Tinutukoy niya naman, drug lords. Yung pumalit sa kanya, yun yung mga makikinabang daw sa pagkawala niya. Sinasabi niya na rin naman talaga na after nito, kahit malinis yung pangalan niya, hindi na rin siya babalik eh. Magpapahinga na rin siya. Okay. So, ang point dito ni Bantag, hindi siya papahuli ng buhay. Ganon din naman mangyayari sa kanya. Mm. Ha? Ganyan, ganyan din. Kasi sa dinami dahil ba naman nung naabangga niya sa mga drug lord or mga addict, mga kalaban niya eh, tapos nakakulong pa. Eh, kung magpapahuli siya, malamang titirahin siya sa looban, sa loob ng kulungan. Pwede siyang mamatay doon. Diba? Yun nga po, hindi ko po alam kung ano po relihiyon niya. Hindi po dahil sa sinabi ko po, hindi ko po alam ang relihiyon niya. Immaterial po sa akin ng relihiyon niya ngayon. Ito po pinag-uusapan natin, hindi po religious. Okay. So sa madaling salita mga kapatid, ganun din mangyayari sa kanya sa loob. Bakit siya papahuli ng buhay? Kaya lang, ang sabi niya nga, ang problema diyan ganito, no? Pagka, kasi, ano man ang mangyari, mga kapatid, ano't ano man daw ang mangyari, wala na rin siya. Out na rin siya. Kahit pala matapos yung suspension, kahit hindi siya yung matukoy na mastermind, hindi na rin siya, out na rin siya sa service. Ayaw niya na. Okay. Kaya po, dapat, ano yan, no? Nakabatay talaga yung matibay talaga ebidensya. Mm-hmm. Sa pagtukoy ng mastermind. Kasi, alam niyo yun, nakakaawa rin po yung pamilyang Lapid. Kung hindi naman po talaga yun yung mastermind. Ngayon po, may sinabi na po yung NCRPO na wala po siyang tinutukoy na mastermind si General Bantag. Opo, napaka-sensitive nung case. Tapos yung parang double murder na eh. Kasi yung middleman, yun na yung pronouncement nila na pinatay din, no? Kaya, ang isa pang pahayag ng NCRPO, inamin din nila na walang proper coordination sa Bucor. So, naunahan talaga. Yun nga, tingin natin yung pinakamalaking pagkakamali, no? Sana yung bago nagkaroon ng press conference, bago nilabas, no? Pwede na sanang trabahuin ng tahimik. Sayang. Okay, anyways, antabayanan po natin ang mga magaganap dyan. Hindi naman po tayo involved, no? Kaya lang, hindi po natin masasabi na ano eh, na kaya po pumalag si Bantag. Kasi siya lang yung nilalantag yung pangalan. Ako nga, may duda pa rin dun, no? Yung bang atake ni Percy Lapid kay Bantag, hindi ba ano yan? Hindi ba isa rin yan sa
di ba? Nakukuha niyo po yung punto ko. Paano nalaman ni Percy Lapid lahat ng mga binabanat niya kay Bantag kung meron man? Hindi ko kasi napapanood si Percy Lapid eh. Pero yung 160 na person of interest, yun po yung 160 na binanatan ni Percy Lapid. Eh sa 160 na yun, saan kumukuha ng pambanat si Percy Lapid? Hindi ba? Kung ang gusto nila mawala si Bantag sa Bucor. Kasi ang revelasyon ni Bantag parang August pa lang gusto na siya matanggal. Eh. Ang daming pag-iisipan, no? Hindi po ganun kadali itong pag-ano na to na lutas agad. Ang pinakamalaki pong pagkakamali talaga, press con. Yung press con na yun. Marami sanang nailigtas na detalye. Okay. Kung ano-ano man mangyayari. Hindi. Pwede rin nga ang sacrificial cow din talaga itong si ano. Kung pakikinggan nyo yung sinasabi ni Bantag, parang, hindi ba? Hindi ba artificial ang sacrificial cow si Lapid? Tignan yung tinutumbok ni Bantag yung sinasabi niya. Anyway, kung convincing naman yung sabi nga ni ang kagandahan ni ano, ang kagandahan kay Remulla, kay Boying. Hindi siya nagbibigay ng detalye. 'Di ba? parang ano si naghahabol lang si ano eh. Inihahabol na lang ni Boying yung wala siyang sinisisi si Boying. Nariya na yan, involved yung Bucor, kaya pumapil na siya. Hindi po umepal na ano, pumapil talaga dahil kinakailangan niya ng papilan dahil ayaw niya ng pumalpak uli. Okay. May mga sinabi si ano, hindi rin ako solve eh, sa mga sinabi rin ng Bantag na iba. Dito lang tayo focus. Kasi parang pinalalala na rin ni Bantag eh. Inano niya na rin si Asorin eh. May, huwag na nating i-ano yun dahil malayo na masyado, hindi naman involved yung banat ng iba. Dito lang tayo sa yung sa kanya, no? Tsaka dito po kay Percy Lapid. Kasi sino ba may ayaw na malutas yung kay Percy Lapid? Pero parang nga ngayon, di ba? Baka ang sacrificial eh, si Percy Lapid talaga dahil may gusto silang mangyari. Okay. Positive daw sa drugs ang middleman. Ibig sabihin, may drugs pa rin sa loob. Mm-hmm. Yun nga po yung gusto na nilang palabasin, eh, di ba? Na hindi na awat ni Bantag. Eh noon nga, dyan nagluluto po eh. Kumbaga, ang point lang natin, dati, di ba, sa testimonya nila, no? Yan nga yung ano ni Dilema eh. May video pa na, ewan natin kung totoo yun, ano yung concert na yun sa loob ng Bilibid. Ah. Oh. Classified muna dapat. Eh kay Boying, hindi po. No? Pan-classified, eh, di ba? Mm. Yan kasing, ano, kinakailangan po talaga ilabas yan dahil hindi naman sinasabi niya. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po natatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.